At sa muli kong pagdalaw, sa mag-inang Nanay Maribic at Buboy, at hindi maganda ang ating nabalitaan sa mag-ina. Nagpunta po ako sa Medicare, ma'am, kasi sinugod na high blood. Sa high blood po, ma'am. Once again, mga mahal kong viewers, at welcome back to my YouTube channel, Commander ni Marcos, at sa ating Facebook page na Alma Vlog. Ayan, nandito tayo ulit kila Buboy ngayong araw para kumustahin itong mag-ina. Siyempre, kumustahin yung mga materyales natin kung nagdating na yung mga in-order natin na materyales. Pero nakikita ko parang wala pa. Ayan, nandito din. Oo, gadahapon po sila nag-ano, no? Bakit may bag ka, Nay? Eh, lagaan po ng damit. Nandiyan na pala. Sino po? Bubu. Naunahan ka pa pala, Nay. Dito yata nagdaan. Ay, dinain niya dyan yung bike niya? Nandiyan po. Yun ang may ano si Nanay, may bag. Yun, nandito na kami. Halos kasabayan ko lang sila, Nanay. Kakauwi lang nila. Ano po, boy? Akala ko naandun ka pa sa daan. Di ba nag-tricycle ka kanina? Dito tayo, ah. Dito po kami daan. May daanan dyan? Pwede yung bike? May bahay dyan. Oo, asan yung bike mo? Pwede pala dito? Hindi po dyan. Sa ano? May bahay dyan, buga. Ah, okay. Ano, pagod ka, Nay? Paupuin mo muna si Nanay. Pagod dyan. Buboy. Grabe. Nakita ko lang kanina sila dun sa may bayan. Silang mag-ina nag-aabang ng tricycle. Kanina pa po kayo doon? Kanina pa po, ma'am. Oo. At sabi ko nga po, para makatipid-tipid ay mag-bike na lang siya. At ako'y magdakad. Ay sabi niya ay hindi. Sasakay tayo parehas ng ano. Kaya nakita ko kayo kanina ipag-usap sa tricycle. Ba't ayaw kayong ihatid ng tricycle? Ay, ano daw po ay. Malayo? Malayo. Nalalayon? Nalalayoan po po sila dyan. Oo, malayo nga po. Grabe. Ayan. Ano bang ginawa niyo sa bayan, Nay? Nagpunta po ako sa Medicare, ma'am, kasi nandun po yung aking ina sa Medicare. Sinugod na high blood. Sa high blood po, ma'am, at saka sinikmura siya. Ah, kumusta na po ngayon? Okay naman po. Wala na siyang nararamdaman. Okay na. Naiuwi na? Hindi pa po. Eh, pag ano po mamaya, baka po mapag-isapan ko yung doktor na labas na lang. At malakas naman na po. Malakas na, oo. Dito ka, Buboy. Pati si Buboy, kasama mo, Nanay? Nagsunod po, ma'am. Oh. Nagsunod po. Kailan ka ba nagpunta sa, ano, sa med? Kagahapon po. Yung pag, ano natin po. Diretso na po ako. Pagkatapos natin dito nag-vlog, yun yung pag-alis mo na. Hindi ko naman po akalain na susunod pala ito. Ginamit niya yung bike niya. Mm-mm. Nakarating doon. Kailan po nagbiyahe si Buboy pumunta doon? Kagabi rin po, ma'am. Nagbike lang? Alauna po yung nagdating sa Medicare. Ay, kagabi po. Nakabike lang po siya. Ay, sabi ko, walang ilaw. Ay, umuulan pa po noon. Kaya nga umuulan kagabi. Uh-huh. Kaya nga sabi ko, isuot na muna niya yung isa kong damit na dala. Mm-mm. At basa nga po siya. Sabi ko, isuot mo na muna yan. At sumugod kaya alam mo umuulan. Oo. Nagpo-provide si Buboy ng upuan, oh. Ay, sabi niya po ay nag-aalala ko sa inyo. Kaya ako nagpunta rito. Oo. Napasugod ko pala sa ano, sa ospital? Opo, ma'am, hindi ako mapakaling kagabi. Sabi ko gusto ko rin makita yung lola ko. Mm-mm. Sabi ko wala mayarap na motor kasi wala rin ilaw yung motor nila. Sabi ko gusto ko talagang mapuntahan man lang yung ano ko, yung lulahin ko. Ginamit ko po yung bike kagabi. Oo. Kaya napapunta po ako doon. Sumunod lang po ako. Alauna yata yung ako nakarating. Grabe. Alaunang ano, napasugod doon si Buboy para lang sa pagbantay na yung ano. Tapos umuulan pa po yun. Kaya nung dumating po ay basang basa siya. Pinagamit ko na muna yung aking isang t-shirt.
Opo. Palitan po kami ni Mama magbantay din. At hindi naman po pwede ang dalawa. Oo. Sa loob ay kailangan isa lang. Nasaan ka noon nung nasa loob si Nanay? Ang ginawa ko po, nakiusap muna ako dun sa gwardiya na kung pwede ay silipin ko yung ano ko, yung lula ko. Ay sabi niya, sige, basta madali ka lang kasi isang sa isang pasyente, isang tao lang. Sabi ko, sige po. Anong pagpasok ko po, mga ilang minuto lang ako dun sa loob, lumabas din ako. Mm-hmm. Kasi bawal nga dun sa loob. Kumusta si Lola mo, Buboy? Yun po, itinanong ko siya, okay naman na daw po siya. Medyo parang naano lang siya, nabigla lang siya yung kahapon. Nahihilo daw siya, high blood yata. Yun nagtaas po yung presyon niya. Oo, kasi sobrang init din po. Oo, sinong nagsugod sa kanya sa hospital? Yun nga, yung kapatid ko, tsaka yung bayaw ko. Oo. Yung mag-asawa. Di ba nag-boodle fight pa tayo kahapon, di ba? Opo. Umaga po, umaga pa daw po, sinugod na nila. Sabi ko nga po, umaga pa pala ninyo sinugod, sana maaga rin kayo nag-ano sa akin. Nagsabi. Para naagapan ko at kahit paano nakahingi tayo ng tulong kahit sa panggamot. At bukas pa po yung sa may baybook, ay yung sadong tulong po, bukas po ng Biyernes. Mm-mm. Ay kanina po, sarado, Sabado, hanggang Biyernes lang po daw sila eh. Mm-mm. Kaya ang ginawa ko na lang po, ma'am, na yung binigay niyo sa akin, ma'am, binili ko na lang po ng gamot. Oo. Ng aking ina. Okay. Para po. Sakto din ngayon, may nagpaabot sa inyo ng tulong from Australia. Salamat, ma'am. Oo, nagpaabot siya ng 2,000. Malaki. Salamat. Oo. At kung sa inyo gagamitin, gamitin niyo. Opo, ma'am. Baka kasi ang sabi nung nurse, baka 2 o 3 pa siya dun. Oo. Nay, oh, 2,000 from Australia kay ma'am. Maraming salamat po, ma'am, sa binigay niyo pong tulong sa amin at magagamit po namin ito, lalo na po na nasa hospital yung aking ina. Marami pong salamat. Biyayaan pa po kayo ng may kapal, ma'am. Salamat po talaga, ma'am. Salamat po. Ako po sana, ma'am. Wala po talaga akong balak sana magpunta doon kasi nandun na nga po si mama. Mm-mm. At saka yung mayroon din ako nakausap dyan kahapon na trabaho. Sana ngayon, maghahakot nga sana kami ng palay. Sa madaling sabi na at bigyan niya na ako ng paunang bayad, 200. Pero nandito pa naman, hindi ko pa naman po nagastos. Sabi ko, hindi ako mapagkalik kagabi, kaya nakapunta naman ako dun sa Medicare. Kaya sabi ko, ay di bali na lang, hindi muna ako magtrabaho. Puntahan ko lang muna yung lulain ko. Kumustahin ko kung anong lagay, kung anong ano niya. Iniwan ka pala ni nanay dito? Iniwan mo pala po kahapon? Ano? Iniwan ko po siya. Kasi ang ano ko na lang po sa kanya, yung sunduin na lang po ako niya. Oo. Pagdating ng alas 12, okay, Sunduin na lang po niya ako dun. Nagulat na nga lang po ako na nandun din siya. Oo. Nagsunod. Sabi ko, ba't nagsunod ka? Umuulan pa. O magbihis ka muna ng damit mo at basang-basa yung damit po niya. Kaya pinagbihis ko muna. Oo. Sabi niya sa akin, ma, nag-aalala ko kay nanay. Gusto ko rin naman makita si nanay. Tapos nag-aalala rin ako sa inyo kung ano ang mangyari din sa inyo dito. Okay. Sabi ko, sige na. Puntahan mo si nanay sa loob at tignan mo. Oo. Ilan taon na ba yung nanay nyo? 74 po, ma'am. 74 na po, nanay? 74 po. May edad na din po pala, ano? Mm-hmm. Oo. So, ayun. Ano, nay, ituloy kaya nila bukas ito kung ipa-deliver ko ngayon yun yung in-order ko? Kasi may order ako worth 10,000 yung gamit na ipapa-deliver ko ngayon. Opo. Ang sabi po sa akin ni Kuya, kapun, parang Lunes po siya gagawa rito. Lunes? O, kasi bukas, Linggo po baga, ay parang dun muna daw po siya sa ano. Okay. Pero ipa-deliver ko na lang kahit bukas na. Sige, ma'am. O kaya mamayang hapon. Pwede, ma'am. Aayusin lang namin dito. Ay, pambahala. At sa bukas ng nandito rin naman po kami. At Lunes, gagawa naman niya si Kuya. Oh, Lunes, gagawa na mag-start na.
Di ibig sabihin, kahit bukas na para ano safe yung gamit din. Ay, okay. At malulutong yun ay yung Hardiplex. Pwede at mga yero din, yero ng kusina nyo. Pwede rin. Mga semento. Oo. Bukas na lang po. Bukas na lang para nandito po kayo. Ano? Mm-hmm. Mga umaga nandito po kayo. Opo. Mga ano, para maayos po yung mga material. Oo. Maganda din kung safe yung gamit natin at medyo nag-ano na po ako ay medyo na-trauma na ako sa mga gamit na ganyan. Opo. Dun sa unang pabahay ko, nagkakandawalaan ang mga gamit. Gamit nilang ano, lalo yung bakal. Hindi naman sa nawala yung ano ko, kaso nga lang syempre yung pinambili natin doon, pinaghirapan din ng ating mga kababayan. Syempre hindi natin yun pwedeng halughugin kung saan natin halughugin kung nawala na, di ba? Hanapin man kung saan. Kaya nga po, sabi ko baka i-deliver ngayon ng materialis, boy, eh hindi natin maanuhan, may ayos, may salansan din na maganda. Oo. At kung magtrabaho man si Marlo, nandiyan na lahat yung materialis. Oo. Yun yung materialis lahat, lahat. CR, kusina, tapos yung balkon yun ay. Salamat, ma'am. At malaking tulong talaga yan para sa amin. Oo. Na, hindi rin namin nakalain na itong kusinang ito ay ma-hardiplex din. Oo. Mayayero. Oo, mayayero. Oo, masama kasi rin na kung yung ano, nakita ko din. Yung tawag dyan? Nipa. Oo, nipa ang, nipa ang ano yung bubong niya. Yung parang ganyan, oh. Kaya ma-ano din, kaya iyero na lang natin. Siyempre, lagyan ng lababo. Para maayos tingnan yung bahay nyo, Nay. Oo. Kaya po, ma'am. Okay. Yung ano po, yung nanay niyo po ay okay naman na po yung lagay niya ngayon. Okay na po. Naibilhan niyo na ng gamot. Opo, inano ko po kanya ng umaga, lahat po. Tapos, bilhan niyo na yun ng gamot niya para ano, o kaya. Ano po, pina-schedule ko po sa blood chem niya. Mm-hmm. Sa Martes po iba blood chem. Mm-hmm. Para sabi ko tapos na wala na tayong babalikan. Oo, hindi pa naman po yung parang ulyanin yung nanay niyo, hindi pa po. Po. Okay. Hindi pa po, ma'am. Ang gusto kasi po noon yung tahimik. Oo. Yung walang magulo na ano. Kaya sabi ko po sa kanya, ma'am, na pag gumaling ka at malakas ka na, doon ka na sa bahay. Mm-mm. Kunin na kita. At least nakikita kita doon kesa dito na ano kami sa inyo. Sino po bang nag-aalaga ngayon doon? Nandun po yung panganay kong ano. Yun yung babae? Opo. Siyang nag-aalaga? Opo. Kaninong bahay yung dinitirhan po nila? Sabihanan po niya. Ah, nakikitira lang. Mayroon po sariling bahay, pero nakaano rin pa po sa biyanan nila. Lagi naman, nandun din naman po yung biyanan, kadikit din. Oo, oh, kadikit din. Kaya ano po, ano. Kaya mas maayos nga, nandito po siya, no? Okay. Para may kasama din kayo. Kaya, sabi ko, okay mag-alala, Nay, ha? Basta gumaling ka lang, basta maayos lang yung bahay. Doon ka na sa bahay at tahimik naman doon sa bahay. Hindi ka doon maaano yung mga bata. Oo. Kasi doon po sa ano eh, naan daw po siya doon sa mga bata, lalo na pag tumatalon daw doon sa papag na parang na ano siya, yung nayuyug-yug ba. Mm-hmm. Tapos yung mainit pa, yung singaw ng ano sa kanila. Mainit po doon sa sentro at grabing walang mga kapuno-puno, di ba? So, yan ang sabi ko ay basta ano lang, kukunin kita at para. Anong sabi niya po? Sasama naman daw po siya. Mm-hmm. Sabi ko, mag-aalala si Bubu sa'yo. Hindi ko nga kasama si Bubu, pero nag-iisip yun sa'yo. Sabi nga eh, kala ko kasama mo si Bubu. Oo, kasi hindi. Nagtawag ako sa kapitbahay nyo kanina, Nay. Kung naandito kayo, tinanong ko kung andito kayo. Sabi nila, ay wala pa kayo. Kasi kapon nga daw, nagpunta kayo doon, napasugod kayo doon sa emergency. At sabi ko, puntan ko na lang kayo sana doon. Kung andon pa kayo. At uunahin sana namin doon sa Villa Belen yung malayo. At yun. Pagbalik, pupuntan ko kayo sa medical. Sakto naman nakita ko kayo doon sa daan. Oo. Nagpapara ng tricycle. Hindi po kasi ma'am, kaya po ano gawa na iniisip ko rin po. Sabi ko baka yung deliver eh dyan lang po una, no? Oo. Ibinaba. Yun. Oo. Din po iniisip ko kasi baka mapag-ano ng mga bata, paglaruan. Lalo kung talon-talon na yung Hardiplex, Diyos ko po, lutong po nun. Sabi ko baka nandun na yung deliver. Mm-hmm. Aayusin ko muna yung mga deliver. Babalik na lang. Tapos babalik na lang. Eh, sinong nagbantay po sa nanay nyo ngayon, Nay? Yung anak ko po.
Siya ang nagpalit sa inyo hanggang mamayang hapon yun. Opo, hanggang sa pag wala pa po kami, siya muna po. Pagka nandun na kami, uwi na po siya. Okay. O, kasi po may nasikaso rin yun, yung dalawang bata din na alaga din niya. Alaga? Anak niya? Hindi po. Yung... Nakikitrabaho? Oo, parang nangangamo na. May amo sila. Okay. May amo pala yun. May amo, opo. Yung mga magulang po ng bata ay nasa Maynila. Kaya parang sila ang nagbabantay doon sa dalawang bata na mapasok. Ano, buwan yata ay sinupwelduhan po. Yun ang ginagastos nila. Parang araw-araw nila, pangangailangan. Grabing ano po, ano, yung ano nyo din kasi alam ko malayo dito. Tapos na sugod yung nanay nyo. Anong sinaki nyo kahapon? Okay. Nakisakay po ako na sa motor ni yung anak po ni Maring Pisi dyan. Sabi ko pasabay ako kung ikay mauwi na, ibaba mo lang ako sa Medicare. Nakisabay na lang po ako dyan kagad. Kaya nga po sabi ko kay Buboy na dyan ka na muna at may trabaho ka, mag-akot ka ng palay. Bahala ka na. Ay, hindi ko naman po kalaan na sumunod. Sumunod po talaga. Nga po sana, mag-akot sana ng palay. And then, ngayon, hindi daw siya nakakatulog. Hindi naman ako mapakalik kagabi. Kaya, hayaan nyo na. At yung 200 naman nandito, ibibigay ko na lang ulit. Mabalik ko na lang. Para... Kasi wala. Yung pag-aalala na iniisip niya, hindi din makatulog. Tingnan mo, alauna, sumugod doon. Ang sumugod po. Tara, umuulan pa po noon. Di ba, sabasa ka? Basa po. Oo, basa po. Hindi naman po ganun basa-basa. Yung ano ko lang. Yung likod damit lang. Oo. Siyempre, yung kayang-kaya mo iakyat dyan yung bike mo, Buboy? Opo. Ang taas. Nangangalay daw po yung binti niya. Pero nung, pag, ano na po, nung pabalik na sana kami dito, kanina nga ay paon na naman dun sa ano, sabi ko, hindi ko na yata kaya, masakit na yung ganito ko. Oo. Sabi ko, kaya nga na muna. Saan mo dinaan dito sa shortcut? May shortcut pala dito. Opo, dyan po. Yung bahay niya. Yung bahay. Kasi nandun kami sa waiting shed dun. Oh, sabi ko, ba't wala ba si Buboy? Yan po ko nagdaan. Kasi sabi ko, para hindi nila ako makita, dyan na ako dadaan. Diretso na ako dito. May daanan pala dyan. Ayun. Maganda nga't may bike siya na ano, anytime ay napuntahan ka. Nakakapuntahan. Kaso nga lang, walang ilaw. Yun lang ang ano, dapat palagyan mo ng ilaw yan, Buboy. Hayan may, mat- ilaw, may ilaw po ako. Kagabi. Ano? Yung... Ano nung lighter? Yung ilaw ng lighter. Pero bilan natin ng ilaw niyan, ano? Kaya po, ma'am. Oo, bilan natin ng ilaw. Oo, para maganda. Mabilis din naman siya. Malaking tulong din, ma'am. At nakarating ako ng Kapalunga, Medicare. Mabilis. Wala pa namang ano na tornilyo na laglag. Wala, ma'am. Wala po. Maganda yung ano niya. Mabilis din. Yung quality niya, ano? Nagulat na lang po ako eh. Pagbukas ng pinto, nakatingin na. Tinitingnan bawat ang hindi yata kami nakikilala. Mm-hmm. Pagpasok lang po, nandyan lang kami sa may pintuan. Mm-hmm. Sige, ang lingon. Kaya sabi ko, nalaman ko na nandun kayo pareha. Sabi ko, puntan ko na lang kayo doon. Mm-hmm. At sabi ko nga ay para makita ko din sana yung nanay nyo. Na ano. Ay, naiwan yata ni mama yung ano. Naiwan mo, mama? Ay. Yung picture na sinasabi mo. Anong picture yun? Yung nasa abroad po siya. Ah. Tapos yung picture ko rin na maliit pa. Ah, meron. Tsaka yung sa yung kapatid kong dalawa. Nakita sa, nakuha niya kanino? Ay, ano po 'yun? Pinadala sa kanya nung kapatid ko at inihiram nga po niya. Oo. Ayun yung sinasabi niya na may address din doon yung papa mo. Yun, yun po, sabi ni ma'am. Ay, ano daw po, ma'am? Nasira na daw po yung may sulat, sabi ng akin. Ito lang po yung ano. Ito po siya yung baby po. Pangit na, ma'am. Ah! Oo nga, si Buboy nga! Tingnan nyo, mga mahal kong viewers, si Buboy yan. Ba't naka buka yung bunganga mo dyan? Gutom-gutom kaya tay? Pinatatawa ko po yan, ma'am. Ah! Ay, nung nag-antsak ako po pinitsuran. Si Buboy nga talaga ito. Yan oh. Tapos ito po yung... Yung tenga, ano, nay? Ganyan na ganyan yung tenga niya. Ito po yung nanay ko. Ito po yung tatay ko. Saan yung nanay ito mo? Ito po yung nanay ko. Tapos ito yung ama ko. Ang
may mga itsura po ano, parang mga artista, hindi pala yung mga anong magulang inyo. Pero itong si Buboy, mukhang ano yan ma'am, comedian. Oo, grabe. Parang komedyante ano, baby ka pa lang ay may mga unan pa sa ano mo. Dapat na ipa-laminate mo ito. Opo, ma. Yan nga po ang bala ko. Oo, pa-laminate mo para may remembrance si Buboy nung ano. Yan lang itutok sa ano ma'am at masyadong ano. Oh, ito yung mukha niya ngayon. Ito yung mukha niya ngayon. Ito po yung nag-ampun sa kanya ma'am. Patingin nga. Ito po siya. Tapos ito yung ina ko, ito yung ama ko. Ito yung ninang niya. Ninang ni Buboy. Ayan yung magulang mo. Tapos si Buboy, ito yung buhat nila. Ah, Buboy na Buboy nga naman, oh. Oh, ano ko sa inyo mga mahal kong viewers. Di ko alam, nagbe-vlog yata. Ayan po yung nandito po sa kabilang gilid. Diyan po yung tinatawag kong mama. Ito. Yung kinilala yung kong mama. Ito, ito yung nag-ampun. Opo, yan po. Mga mahal kong viewers, ayan. Ano yung lalaki yan? Oh, di ko alam, di ko ma-sure kung blurred o ano. Kung kita nyo, nagbe-blurred siya. Grabe. Guwapo ni Buboy ng maliit o. Nanay, mamaya picturean ko para kitang-kita. May sulat sa ano, sabi ko bakit kaya at yung nagre-reliket-tiket kasi. Mga picture mo nung... Opo. Nung nasa kuwait ka. Ito sinira na, mo. Mga ano na bakbak na daw po yung mga ano ay iba. Okay. Kaya sabi ko nako, yung pa naman. Ikaw ito? Ko, opo, nasa ano. Ah, batang-bata pa si nanay dito. Ganyan na ganyan yung mga suot dun sa ano ibang bansa, sa Arab country. Sino yan? Ako po yan yun. Ba't may ano yung mukha nyo dyan? Ano yan? Gabi po yan ma'am. Ah, batang-bata pa si nanay dito. Yan ang kita. Ito o, kita ito. Para makita din ng mga viewers natin. Ito yung itsura ni nanay nung ilan taon ka dito, nay? Bata pa po ako ma'am. Ano pa lang, nasa magto-20 po ako dyan. Magto-20? Mm-hmm. Ang galing po ang salamin ko, di ko makita. Magto-20 po. Oh, oo nga, si nanay. Ang ganda niya ng bata pa. Grabe, kamukha ni Buboy din. Ito din yung ano nung babies. Ito lang kasi nanay yung mukha. Ito yung ano nung masisira na rin. Pasira na. Dapat na ipa-develop. Ito din oh. Pa-develop. Ay, pa ano i-laminate nyo nay. Buti nga po na isabi ito ng ina ko eh. Mm-mm. Na sa tagal na ng panahon ito ang cute ni Buboy dito ang gitan. Nawala ma'am yung may tali siya dito yun na nasira at saka yung yung may tali sa ulo yung panyo na kaganto yun po ang nasira na bakbak na yung mga ganito niya. Opo. Grabe si Buboy, ang cute mo pala ng baby ka Buboy. Hindi naman ma'am. Nagkasakasama din pala sila ng ano ng nag-ampon kay Buboy. Mm-hmm. Tapos yung nanay tatay niyo po. Mm-hmm. Ayun po. Yan po yung ama. Tapos po. Ito yung ninang mo. Maritis po ang pangalan. Kamag-anakan din po. Oo. Si Marisol na saan? Yang tawag sa kanya. Ito po ninang ni Buboy itong nagbubuhat sa kanya. Ito yung nag-ampon sa kanya. Ito yung lola at lolo ni Buboy. Nag-alaga rin po yun sa akin. Yung bali yung asawa niya, siyang parang kapatid ko. Yung anak po nito, na panganay. Itong ninang mo? O, yung asawa niya. Ito sana okay. Mo, maganda rin po mo. Kato, ganang-ganang. Oo, nung nag-abroad ka po, ano? Mga sira na nga. Mga nasira na. Mm-hmm. Tagal na eh. At dahil sa plastic po, ano? Maano pala nun ni si nanay, ano, payat-payatin ka din nanay, no? Nasa ano? Nasa kuwait ka pa. Ilan taon na yan na, yung mga picture na yan? Matagal na po, siguro kung ano edad. Ano pa yan, ang nag-abroad po ako ay 19 ay. Mm-mm. Tapos 24 na taon na po nun. 23, nag-edad ako ng 23. Oo.
maganda sa abroad, ma'am, at nakaka ano ng kutis. Nakakaputi. Kakakinis, mamula-mula yung mga gantong. Oo. Pag nasa abroad. Pero yung pag nasa probinsya ka. Ay, wala pong matim na, pangit na. Kaya nga nagustuhan ko po nung papa ni Buboy. Grabing cute mo nun, Buboy. Salamat, ma'am. Kahit ako po ay napapangitan ako dun eh. Yung sa picture ko. Di naman. Kita na siya yan kasi yung buhok dito sa may gilid. Yung buhok na yan o nasa gilid. Siya nga. Yan yung nasa ano niya. Yan, may mga picture pala si Buboy. So, ibig sabihin positive talaga na yan o. Buboy, positive na ano. Yeah, kahit pa. Ano. Oo. Kahit magpa-medical kayo talagang ano. Kahit magpa. 100%. Yung ina ko ang nag-ano nito, nagtago-tago lahat. Siya po nag-alaga niyan. Sino yon? Yung ano na yon, bata? Iba na yan? Iba na po yan. Wala si Buboy dito? Wala po, ano yan. Yung panganay ko po yan. Ito po yung panganay ko nung. Ah, yung babae. Uh-huh. Cute din po ano? Yan yung maliit pa. Ito yung berhel ko. Ito, yan. Ah, oh, maliit ang mata. Yan yung sinasabi mong Chinese-Chinesean yung itsura. Yan po. Ayan din. Buti may mga alala nasa pa ngayon. Ako, ano? Nasa abroad po ako. Yan po. Nay, di ba, syempre, nakita na ng mga anak mo yan. Bakit pinag-iisipan pa kayong hindi mag-ina? May mga picture pala. Hindi po po nila ito nakita, ma'am. Ah, hindi pa nakita? Hindi po ito nila nakita. Ngayon lang po ito na kuha ko sa ina ko. Sabi ko nga kung may mga picture nung mga maliliit pa sila, yung mga ako may natatabi, binigay po ito sa akin. At so yan, yung mga ano ng anak mo, nandyan lahat yan. Yan, dapat makita nila lahat yan. Kasi ikaw na ikaw naman yun, Buboy. Wala, indyano yung mukha mo dito, oh, lalo ito. Oh. Yan, lagad lang. Oh. Ito, indyano, nag-blurred lang. Pasensya na. Ito. Ito naman yung ito, panganay. Ito, itong baby. Kasi kita yung buhok niya, yung hawi ng buhok. Yung bunganga niya, na para iyak. Para iyak ka man, nag-iiyak ka dyan, Buboy. Ano? Iyakin. Oo, oh, nag-iiyak po ko niya. Binyag. Ano po yan, ang kutis yan, makinis. Noon? Namula-mula. Oh, anong nangyari, Buboy? Kahit maitim po siya. Hindi na po. Ano na, marami ng ugat. Oo. Napasma na yata. Napasma na sa kaka. At least, masipag ka, Buboy. Wala namang ano doon. No? Okay lang po yan. Okay lang yan. Kutis lang yan. Mawawala. Hindi naman yan maano. Oo. Pag tumira ka na sa may aircon, di puputi ka na. Ay, kahit pa, ma'am. Nasubukan ko na rin po. Nasubukan mo nang nagtira sa may aircon? Saan? Hindi naman tumira po mismo yung kumbaga. Parang nakikisama lang ako, nakikitulog. Eh, hindi pa rin sabi ko, kaya ako puputi. Kaya, kada umaga, nagaganyan. Saan yun? Saan ka nakitira na may erap kong bahay, Buboy? Doon po sa, ano, sa Batangas po. Ah, okay. Sa, ano nung barkada ko. Gusto mo ba magka-aircon yung bahay nyo? Huwag naman. Kasi maganda yan, may mga kisame naman. Tama na po, ma'am. Ang ganda niyan, kasi kung may aircon. Pangit yung, tama na para po. Sa akin po, maganda rin. Kaya lang, dagdag pa po yun sa bayarin ko rin. Ito, malinaw mo pa yan. Yung pangalawa ko. Ah, yung pangalawa mo yan. Nasaan na po siya ngayon? Yan yung nasa Mandaluyong, ma'am. Ah, okay. Yan yung pangalawa. Mm-hmm. Yung kuya niya. Yung sundan ni Buboy, yung kasunod niya. Mm-hmm. Panganay, pangalawa, pangatlo si Buboy. Okay. Yeah. Yung mga laruan yan, pinadala ko yun sa kanila. Mga robot, mga ano. Mm-hmm. Kaya nasunod sila noon. Doon, nasusunod yung mga gusto nila. Mm-hmm. At nasa ibang bansa kanay ay. Kahit mura pa ang sahod noon. Magkano ang sahod mo noon? Nasa 6,000 po. 5,000, ganyan po. Pero marami pong mabibili. Malaki ang value ng pera noon. Oo. Ngayon sa Middle East na nanay, nagre-rate na yan ng nasa yung mga OFW? 20 plus. 20 plus? Oo.
Pero mahal, yung 20 plus na yun, isang oh, pitik isang lang. Pitik lang. Hindi ka pares noon na marami ka pong mabibili. Kaya mas maganda siguro, ma'am, sa ang isip siguro ng ibang OFW pag nakarating sila doon. Siguro ang kaya nila inuuna yung materyales, lalo sa bahay, sa tirahan. Kasi at least kahit maubos yung pera nila, nandyan yung ano, makikita. Mm-mm. Yung materyales. Oh, ganun yung ginawa ni nanay noon. Hmm, ganun po. Kaso nga lang, nasa na yung materyales? Ay, yun po ang nawala na. Nawala, ano, nawalang tinitingnan. Ayun, parang sinasabi mo, na andyan, wala man silang ipon, at least nakapatayo sila ng bahay, pundar, nakapundar. Kaso nga lang yung kay nanay, nagpundar, pero ano, na magic. Pero okay lang po yan, Nay. Mas maganda naman po yung pumalit. Ano, hindi ka man nag-abroad, di ba? Mas ma-ano pa, mas higit pa yung nawala kaysa yung... Ay, nadubli pa po. Mas nahigit pa yung... Yan, yung nagkaroon ka ngayon kaysa yung ano, nawala, di ba? Ang nagpicture-picture po nito sa akin, yung ama niya. Hindi pa po kami magkaano. Parang magkaibigan lang. Siya pala nagpicture-picture sa'yo lahat. Siya po yan, lahat po. Oo, nakatawa ka dito. Marami po yan, ewan. Nasira na daw po yung iba. Oo. Ang ganda mo. Pinatatawa nga po ko nung ama niyan. Ay, ang ganda mo pala talaga nun, Nay. Ito, si Nanay Maribik nun. Ang mahal kong viewers. Nung siya ay bata-bata pa. Ang ganda mo nung bata-bata ka pa, Nay, ay. Artistahin si mama. Yeah, artistahin ka pala nun. Kaya pala nagustuhan ka ng ano, ibang lahi. Yan yung mukha niya na ngayon, oh. Noon versus ngayon. Ganyan po talaga. Oo. May ngipin pa ako, ma'am. Kompleto. Ay, oo. Kompleto po. Ang ganda. Pati nang ngipin ni nanay dito. Ano? Buboy? No. Nakita ko na rin po yan. Okay. Grabing ano ni nanay nun. Maganda pala ito noon. Maano pa yung mukha niya pag anon pa yung shape, di ba? Pero umiiba talaga pag natandaan tao, dadating at dadating din tayo kasi, lahat sa ganyan, di ba, Nay? Kasi noon, kaya pinatawag, sabi niya sa akin, picture ang kita, tumayo ka dyan. Kasi nakikita niya po yung dalawang anak ko, yung picture ng dalawa kong anak. Nakikita niya palagi ako na nagtitingin-tingin dyan sa picture niya. Mm-hmm. Nung anan dyan pa nga, mga picture niya. Ah, okay. Anak ko. Kaya sinabi niya, halika dito. Pipicturan kita na lang. Ganda ni nanay noon. Tumawa ka pa, nagpapatawa yun. Kaya po yan, tawan-tawa naman ako. Tawan-tawa naman ako. Pag pala nakontak yun, Nay, na ano nyo nakontak, pwede mong ipakita yan. Ano? Ayan po, mga ano na yan. Okay. At siya mismo nagkumuha pala dito, ay, kaya tanda niya po yan. Tapos nung pinidevelop niya, sabi ko, ano ka naman, maglitrato, nasa tabi naman, hindi sa gitna. Siya pala ang nabigay niyan, siya pala ang ano. Sinadya ko yung ganyan para ikaw ay ano, matawa. Sabi niya. Si Buboy, oh, dapat may ano ka din, ano, litrato ka kasama ng papa mo, Buboy. Opo, para, eh wala eh, okay lang. Okay lang yan. Di natin alam yung panahon, di ba? Hmm. At lalo maganda na yung ano natin ngayon, social media na kung mahanapan nila at siya mismo ang kukontak sa'yo, di ba? Lalo nasa YouTube ka. Sabihin ay naibablog yung anak mo sa ano sa Pilipinas. Tapos siya na mismo kukontak sa'yo. Di easy, di ba? Ayan. Nawala pa nga po yung may mga ganyan ko. Napicho. Ano yun na nasira. Yung may mga pudong-pudong dito. Ah, okay. Yung mga ganun, naka-ganun-ganun. Oo. Nawala, nasira na po. At bawal po doon ang naka-ano? Oo, kahit po yung makita yung ganito mo. Yung bawal, kaunti. Yung kaunting buhok, bawal po yun. Bawal mo po yun. Pag-iisipan ka po nung amo mong babae na inaapit mo yung asawa niya. Ganun totoo po yan. Oo, ganyan kahigpit sa ano, Middle East. Kay... Kailangan lahat sarado hanggang dito. Hanggang. Tapos naka-abaya kami. Yung may, yung ano dito niya. Hijab. Mata lang yung kailangan makita.
Hijab po yata ang tawag doon. Oh, tapos ang abaya, yung damit na mahaba na itim. Mahaba. Parang naka-ninja lahat ng tao doon. Pag naglalakad nga lahat ng mga pagkababayan doon ay talagang na-amaze ako. Tsaka yung parang na nakaka-ano po, yung parang syempre tinatago nila yung pagkababae nila. Bawal po lahat. Oo. Makita. Yung maganda po kasi tingnan pag yung mahaba bagay yung suot. Oo, mahaba. Pag minsan nga bawal doon ang may bumabakat-bakat, bawal. Wala po yung mga short na ganyan. Lahat wala. Po talagang kailangan may medyas ka diyan. Oo. Pag magpakita ka sa kanila. Eh nakakapaganyan lang kami. Yan din, kami-kami lang. Wala sila. Pwede kang mag, kahit wala kang pudong. Oh, kung wala yung mga amo, pwede kang magsuot nung talagang suot mo na ano, as pero Pinay, syempre as Christian. Harap ka na sa kanila, kailangan. Decent ka na, decente. Oh. May guantes yan. Mahaba. Na ano din po ako sa ganung ano nila, yung culture nila, kultura. Bilib na bilib ako. Mas nabibiliban ako sa ano ng, syempre, hindi din sa mga viewers natin, baka may masasabi naman na naman po kayo sa akin. Sa akin po kasi, nagtira din po ako 5 taon sa ibang bansa, kaya alam ko din yung kultura ng mga, syempre, mostly mga ating, ano, mga Muslim na kababaihan. Talagang hindi po sila yung talagang nagpapakita ng ano nila. Kahit gaunting ano ng buhok, kahit isang hibla. Kahit isang ganto lang. Na makita nakaganyan. Oo, bawal na bawal. Yan. Naka ano ka yung ang tawag po dito pag magluluto ka, meron kang hernet. Oh, yung hernet dito. Mm-hmm. Tapos nakaganyan ka pa ng ipit. Kailangan lahat 'yan, wala yang makita. Oo. Tapos yung paglagay mo pa ng pudong mo, ayusin mo at. Oh, mahigpit. Ganun kahigpit doon. Mm-hmm. Kaya pag hindi ka sumunod sa lalaki, okay lang naman. Okay lang, pero yun, naka-ano din sila. May damit din para sa lalaki. Mahaba rin. Nakabistita din ng lalaki. Para pala yung mga ano, yung ninja nga, tapos yung parang pari, ano po. Yung mga lalaki. Tapos naka-ano lang naman sila, yung panyong malapad na ginaganyan lang, may tagiya dito. Oo. Tagiyangan tawag doon. Tapos yung panyo, anong tawag noon, Nay? Limot ko na din. Yan nga, hindi ko nananon yung panyo nga, yung malapad. Mm-mm. Na igaganyan mo lang para dapat malinis na malinis yun. Papansyahin yun. Lahat yung walang gusot. Mm-hmm. Para pag nilagay nila dito, ayos. Pati yung tagiyan nilang yung bilog. Oo. Decent po ang mga tao. Decentive po ang mga tao. Tao doon. Kesa sila hindi yung nagbe-break short. Oo. Shirt lang yun na maluwag. Yan ang pinakambrit nila. Kasi may mga kanya-kanya pong paniniwala ay kaya ganun po ang ano. So ayun, sana wish ko lang din ay maging okay na yung lola mo, Uboy. Opo ma'am, ang ano naman po sa kanya, medyo tinanong ko nga po siya, sabi niya okay naman na siya, tsaka pinakain naman namin, okay naman. Malakas okay naman na siya daw kumain. Siya. Malakas po ma'am, kumain. Siguro ang kalaban lang niya po talaga yung itong grabing init ngayon na panahon. Tapos siguro, gusto siguro ng katawan niya yung laging malamig. Saka po ganun kaya naramdaman niya. Sana isa bundok. Bundok ba yun sa kanila? Doon sa Albay? Opo no, ma'am. Ligaw Albay po yun. Ligaw po yun. Ah. Ligaw Albay po. Kaya ano lang din po. Sana isa ano, kaya maganda dito na eh. Opo. Nandito po yun dati, yung pagdating ko po, pagdating po ni Mama, kasama po namin yun. Isama nyo dito? Nandito po. Tapos, alam na pala dito dati. Yung, ito naman yung lula ko, yung ina ng aking ina. Okay yan po. Yan pala tanda po. Tanda na rin. Mm-hmm. Buhay pa po yan? Buhay pa daw po ito, sabi niya. Ha? Kasi ilang taon lang, na po? Hindi niya ito nakikita kasi matagal na siyang hindi umuwi sa kanila. Kila malilate pa kami. Mama mo po. Mm-hmm. Pabuhay po pala itong lola mo sa Tuhod. Sabi niya po sa akin. Malakas-lakas pa rin naman doon.
Eh 74 na po yung ano nyo, yung nanay nyo, di ba? Mga ilang taon na to, baka isang... Siguro nasa 100. Oh, baka nasa 100 na ito. Opo. Eh, grabe naman. Eh, hindi niya po... Tago-tago pa po niya yan lahat ng mga ano siya. Bakit hindi yan na po nagbalik-balik kay nanay yung ano nyo, yung lola nyo po? Ay, si nanay ang hindi umuwi. Pero may kasing walang pamasahe, walang pera. Ganun. Taga saan po yun yung nanay niyo po ba? Ay, hindi mo yun lola sa Tod. Lola mo talaga lola po talaga yun. Yun. Si Buboy ang... Lola mo may... sa Tod. Oo. Lola mo sa Tod. Hanapin mo pa yung lola mo sa paa. Baka meron pa, Buboy. Mabuhay pa. Opo, ma'am. Mm. Pero yung ina nung aking ama, wala na yun. Matagal na rin patay, at saka yung ama niya. Lalo po. Ito lang aking ina na to. Pero yung ama niya, patay na rin. Ito lang po yung ina niya. Yung tatay niyo po, wala na din po? Ano? Oo, wala na rin po. 60 lang yan. Nag-edad siya ng 60. Namatay na po yun. Edad na 60. Sabi nga po nung lola ko, yung nanay ni mama, sabi niya ay, ikaw, huwag ka masyadong ano, alagaan mo yung katawan mo para hindi ka magaya kay tatay mo na hanggang 60 lang namatay na. Mm-mm. Pabaya sa sarili. Oo. Eh, sabi ko, malay mo na eh, kung hanggang 60 lang din ako, inala ko po, nabibiro ang pag... Oo, iwasan lang natin yung mga, syempre, bisyo. Lalagayin natin yung sarili natin para haba yung buhay natin. Ganun naman po ang katawan natin ay bibigay yan kung hindi mo alagaan. Kasi yan ay parang ano din po yan. Kailangan may... parang mga motor din, parang, kailangan may ano din, oo, parang gamit din na kailangan may ano, alaga. Ito ma'am, nasunod niya, itong mga manika niya at saka itong mga laruan, ang galing po ito sa ama nito. Oh, siya po yung nabili. Tatawagin niya ako sa dig, tali. Kapat, ito yung anak mo yung isa? Oh, yan yung panganay ko at yung pangalawa ko. Mapuporma tong mga anak mo nun. Ibig sabihin, okay, ibibigay mo talaga yung... Ibibigay ko po lahat ng... pangangailangan nila. Nasa abroad po. Oo, makakabilib naman si Nanay Maribik. Maano, parang yayamanin yung mga anak ni Nanay nun. Ano yung panganay? Nung pag tinitingnan ko nga yung unang nakita ko po yan, sabi ko, ba't wala yata ako dito? Sabi ko, wala, hindi ka pa tao. Sabi, wala ka naman dyan kasi hindi ka pa nga tao. Tsaka nung nandito ka na, andun ka na nga dinala ng tatay, tatay mo. Oo, dun sa ano, sa Albay. Si Bobby lang naman yung ang hindi ko na paglaanan ng ganito, katulad sa ganito. Siya lang kasi, siya lang yung nawalay sa akin. Pero yung oo, kasi mga anak ko dyan. Maayos to kung kita nyo. Kasi nung unang panahon, pag nakaganyanan yung mga anak mo, tingnan mo, naka-flat shoesan ngayon, anak mo yung babae. Nakapuyuran, nakamaong. Kaya ibig sabihin, nung unang panahon talaga ay maano na si nanay sa mga anak, maaalaga ka po sa mga anak mo na yun, ibibigay mo yung mga gusto nila. At believe din po ako sa'yo, kahit nawalay si Buboy, di ba, na ano mo yung mga anak mo, na bigyan mo ng magandang ganyan. Magandang ano. Si Buboy lang po talaga ang bukod tang hindi ko na alagaan, na bigyan ng magandang kahit yung mga layaw ganyan po. Dito naman sa kanila nasunod din naman po ang gusto, kahit paano, kahit naghihirap kami, ginagawa ko po ang lahat para maibigay ko yung pagustuhan nila. Oo, di, ibig sabihin kay Buboy ka lang talaga. Oo, anong nai nagkulang lahat na pagkukulang ko para sa kanya, nandyan siya po. Siya yung hindi nakatikim ng pagmamahal ng isang magulang, ng isang ina, siya po. Tapos yung hindi niya naranasan yung magkaroon ng ganyan. Mm-hmm. Kasi wala siya sa akin. Wala na, wala na. Okay lang yun. Kasi kahit di ko po naranasan sa tunay kong magulang yung ganyan na mga gamit, mga ganda. At least kahit po papano yung mga nag-alaga po sa akin, kung anong meron sila, meron din po ako. Okay. So, kaso nga lang ay iba din pag magulang. Tunay na magulang. Opo. Tunay na magulang. Diba? Pero okay lang yun, Buboy. Ano? Opo, at least, oo, at least na ngayon magkasama kayo. Bawi-bawi na lang pag meron po. Ano? Opo. O kaya
Kaya pala na ganun kakadikit kay Buboy kasi syempre bumabawi. Ganun man po talaga kasi ang magulang. Kasi sabi ko sa kanya nung una na magkakilala kami, hayaan mo lang na bumawi ako. Kaya nga ma'am. Pabayaan mo lang ako. Kaya nga po ma'am, sabi ko, dati kasi nung yung chinelas ko baga na pinalitan ko nito, na binigay nyo. Mm-mm. Galing po yun sa kanya, binili po yun ni mama. Binigay niya po yun sa akin. Sabi ko sa kanya, mama, huwag ka na magbigay ng bigay sa akin. Sabi ko, hindi naman sa hindi ko gusto yung ibinibigay mo, kumbaga. Kaya ko nasasabi yun kasi, gaya nga niyan, pag nakikita nga nila, iba yung isip nila eh, yung ano nila sa akin. Kagaya po nung tinelas na yun, na ultimate tinelas na lang na ibinigay sa akin ni mama, nakapagsalita po sa akin ng buti ka pa, sabi niya, bakit? Daming-daming ano, ikaw pa binilihan. Ganun po yung salita na... Grabe, ano, mga murahin lang na bagay. Di ba, mumurahin lang naman yung binili ni nanay na chinelas. Pinagsasilosan ano pa. Ano yung po, 180 po. Tingnan mo. Yung ano po, Spartan po yung ataro. Spartan. Bitswok. Bitswok. Yung po bagang pinalitan nito. Oo. Yung nasira na po. Mm-mm. Kaya sablo po kay mama. Mama, kung halimbawa may ibibigay ka sa akin, hindi naman sa ayaw kong tanggapin, yung ibibigay mo sa akin, ibigay mo na lang para sa kanila. Para at least matuwa sila sa iyo, tapos hindi na sila mag-isip ng ano sa akin. Kasi sa tuwing magbibigay sa akin si mama, gaya ng mga bagay na ganun, ay may ibig sabihin po sa kanila. Iwag ko kung bakit. Grabe naman na yung anak mo pala, no? Kaya sabi ko, yung ano mo sa akin, mama, sa kanila mo ibigay. Kagaya nung bumili siya ng damit na para sa akin, dalawang piraso, sabi ko, ibigay mo na lang sa kanila. Di binigay mo sa kanila, Nay? Ano? Yung damit na binili mo kay Buboy? Sa kanila po. Sabi ko, ibigay mo. At ako kahit pa paano. Binilan ko po siya. Binilan ko rin po yung anak ko. Yung sabi niya, ma, ibigay mo na lang sa kanya. Kasi ako naman, kaya ko din naman bumili. Parang nagsama po yung loob ko, sabi ko. Parang nag-ano po ako dun sa mga inano niya. Sabi ko, tanggapin mo na kasi ngayon lang ako bumabawi sa iyo, tinatanggihan mo pa. Ayaw mo na yung mga kapatid mo, at least sa pool, nabigay ko naman ang kanilang loob. Gusto ko ba yung maibigay ko rin sa iyo yung luho mo, yung babawi ako sa iyo. Siya po ay mapag-ubayang kapatid. Puro na lang iniisip niya, kapatid niya, kahit sa pagkain, ma'am. Di bali po maubusan siya, basta yung mga kapatid meron. Ganun po. Kaya po minsan, na ano po ako sa kanya na, ano ba yan? Kakainin mo na lang. Ano pa sa, meron naman na yung kapatid mo. Isipin mo naman yung sarili mo. Huwag ganun, sabi ko, patasin mo na lang. Yun po kasi yung, para sa akin, ma'am, yun po kasi yung, kaya ginagawa ko yun. Hindi sa porkit na, ipapalakas ako sa kanila kasi kapatid ko sila. Hindi po. Ginagawa ko po yung kasi yun po talaga yung ano ko sa sarili ko talagang parang kahit kanino naman eh, kahit naman hindi ko kapatid eh, basta pagdating sa mga ganong bagay, hindi po po madamot. Hindi po kinagisnan mo na yun yung mga ganong ano, gawain. Kaya, opo, tsaka sabi ko nga, di bali na, sige na, kumain na kayo, kung anong matira dyan, yun lang sa akin. Yung, paano kung wala? Kutsara lang ang meron. Kung wala, kung at may isasahing po naman kahit kunti, magsasahing na lang po ako ulit. Tapos kung walang ulam? Okay lang po. At may toyo naman, may asin, pwede naman. Tubig. Grabe naman si Bubu. Nagkain ka na ng may tubig? Tubig asin, ma'am. Naranasan mo na yun? Opo. Ayun nga pong saging, tapos kinugkod na nyug na gaya nga nung sinabi ko nung una. Yun. Nakakain ko po eh, yung pakayang tubig asin na may kanin. Mas masarap din yun. Masarap din yun na yung saging na may nyog. Ang sarap meriendahin nun. Kasi, nag-grave tuloy ako. Ranas ko po yan nung bata pa ako, ganyan din po eh. Mag-ulam ng chichiria, mag-ulam ng tubig asin, toyo, mantika, yan po. Ranas ko po, kaya sabi ko po nung bata pa ako sa sarili ko, kahit hindi ako makapagtapos mag-aral, basta magkatrabaho ko, sisikapin ko. At pag ako nagkaroon ng mga anak, sisikapin ko na hindi sila magugutom. Yun po ang ano ko.
Kaya naibigay mo po yung gusto niya, nila, yung laway, laway, layaw. Layaw po. Kasi noon po. Laway tuloy ito. Maliit pa yung dalawa kong anak. Hindi po alam na magulang ko na nag-apply ako. Bata po. Hindi po alam nila. Basta yung tiyahin ko kasi may recruiter po sila. Yung recruiter nila taga Cardona. Yung tiyahin ko po na mag-a-abroad din po sa Kuwait din po yun. Sabi ko, Tia, ano ba ganla? Ano ba ang kailangan ng mga ganyang ganto? Sa ganyang ina-applyan mo. Ayun, maganda ba ano doon? Sabi sa akin, kung malakas ang loob mo, kaya mo. Kung hindi mo iisipin na ipiisipin mo yung mga anak mo, makakaya mo. Yung po ang lagi niya sinasabi sa akin. Kaya ang inisip ko, kaya ko to. Kasi para sa mga anak ko. Ganun na lang po lagi. Tapos kinuha ko yung birth certificate ko. Kinuha ko yung mga ID ko, lahat po. Tapos nung magpunta po yung recruiter doon sa bahay ng tiyahin ko, binigay ko po yung lahat. Tapos chinik naman niya, ganito, ikaw ba, decidido, sabi niya po. Ay, at saka, hindi kami tumatanggap, bata ka pa, minor de edad ka pa, sabi po sa akin. Sabi ko, hindi, kaya ko na. Basta, gawa niyo ng paraan para ako yung paalis. Kasi parang mature po yung isip ko nung kahit bata pa po ako noon, kahit may dalawa na po akong anak. Ay, sige na, gawa niyo ng paraan. Gusto ko magtrabaho, gusto ko rin mabigyan ng maganda kinabukasan yung dalawa kong anak. Kasi maghiwalay nga kami ng ama nila. Ay, hindi mo nakasama noon yung ama nila, Nay? Hindi ko. Yun yung sabi mong, mas sinusunod niya yung nanay niya. Opo, yun po yun, yung ama nila na yung dalawang bata. Kasi po, parang mama's boy po. Mama's boy nga. Lagi nakadikit sa mawala ng pampers yung anak niya. Mawala ng gatas, nanay, puro siya nanay. Mawalan kami ng bigas. Yan yung ayaw ko sa nanay. Ayaw ko. Kasi sabi ko sa sarili ko, ako nga nakakaya ko, bata pa ako. Kaya ko lahat, nagkaanak ako ng bata pa. Pero kinaya ko po, kakayanin ko po. Sabi, bakit siya lahat dikit sa nanay? Hindi, minsan po hindi ako humingi ng tulong sa nanay ko. Sanay po yun, pinalaking walang sa sariling paa. Yung walang, hindi siya determinado na lalaki pa naman, yun yung masama. Kaya ang ginawa po ng ina ko, ito, kinuha po yung panganay ko. Siya ang nag-alaga. Kaya nasundan po yun ay agad. Sila po ang nag-alaga. Tapos nagbuntis naman ako dun sa pangalawa. Kaya magkasunod lang yung dalawa ay. Okay. Tapos yun, yung siguro 5 buwan na yung pangalawa ko, umuwi po kami sa amin kasi ayaw ko na nga yung ganung puro nanay, lahat nanay, wala nang yung kumbaga yung desisyon niya para sa sarili na, wala po, kundi puro nanay, o nanay bahala ka na nanay, aba, nanay na lang niya yung nakikin asawa ko. Sabi ko, sisikapin ko to, kasi may dalawa kong anak, umuwi ngayon ako sa amin. Pero hinabol nila po yung mga bata, pinagawayan po namin yan. Pero nagkasundo rin naman, kasi nakablatter po yan sabi ko. Nung nag-apply na ako, pinablatter ko muna. Kung mawala man, sa kanila namin susugsugin. Sa kanila. Tapos ang ginawa naman, nung medyo hindi ko pa naman sinasabi na ako nag-apply, pumunta yung papa nila sa akin. Na nag-usap naman kami, kung ayaw mo na ayaw sa akin, pero mahal kita, sabi nung ama nila. Gusto ko magsama at mabuo yung pamilya natin. Sabi ko, hindi na. Ayaw ko na sa ganun mga desisyon. Nagsasawa na ako. Kasi ako man, may desisyon ako ng sarili ko. Kung ikaw wala kang desisyon sa sarili mo, paanhin pa. Kaya sabi ko nga, sabi ko sa akin, ikaw, pag-usapan na lang natin kung ano maganda gawin sa mga bata. Sabi ko, pag oras na lumaki at nag-high school ang mga bata sa iyo, bibigay ko sa iyo. Ngayon, pag habang maliit pa, na nasa poder ko pa yan, huwag ka na muna makialam. Ikaw, bahala ka kung magsustento ka o hindi. Basta ako kakayanin ko, mabigay ko lahat sa anak ko. Pero isa nga, nagulat naman po ako sa kanya. Nagsustento naman po. Binibigyan ng mga grocery, pera, binibigyan sila. Siya po mismo nagdadala. Kahit magkabanggaan kami, wala na po kami pakialam. Basta yung mga anak namin ay naanay. Naasikaso niya, maganda yung ganun na yun. Yung usapan po namin. Kaya pala na yan, dami din nagkagusto sa iyo. Maganda ka din ng bata-bata. Buboy? Artistahin pala din si mama mo nung bata-bata pa? Opo, ma'am. Artistahin kasi kahit naman yung
mga kapatid ko parang may itsura din naman dyan. May itsura sila. So, ako lang po siguro talaga yung medyo pinagkaitan ng kaunti. Napaka-humble na yung ano? Napaka-humble ni Buboy? Hindi ko nahiram yung cellphone ng aki na ma'am. Ipakita ko si Buboy sa iyo nung bata pa. Mm. Parang ano siya, Indiano po. Indiano talaga. Kahit naman ngayon, Nay, pag makita mo ngayon si Buboy yung ano talagang Indiano-Indiano. Hindi ko po nahiram eh. Hindi po namin. Sa akin. Oo. Pagkikita ko po sa ano tayo yung mga TikTok. TikTok mo nung? Nung siguro yung dapat si Katorjina. Ah, baka pwedeng ma-search pa ngayon. Hindi ko yun po search eh. Nakasave po yun dun sa ano. Ah, hindi mo na i-upload? Oh. Hindi, naka-upload po yun. Kaya lang, yung Facebook ko po kasi na ano ginagamit dati. Hindi ko na po siya nabubuk. Ah, pero ngayon, ma-search pa naman pag tingnan sa TikTok yung mga dati mong... Siguro, ma'am. Makikita pa yun. Anong, kasi, ano, TikTok yun? Marami yun, ma'am. Hindi, hindi po, anong pangalan mo dun? Sa... Janpul lang po ang nakalagay. Walang apelido? Meron po. Janpul Giti. Ah, sige, search. Baka i-search din ng mga viewers natin na nagti-TikTok. Jan Paul Kitik. Meron yun. Din ako, ma'am, yung TikTok. Sa akin po natuto yan. Q-U-I-T-E. Q-U-I-T-E po yung apelyido. Ano? Q-U-I-T-E, Kiti. Q-U-I-T-E. Parang quite ganyan. I-T-A? E. Kiti. Ah, okay, sige. At i-search natin din na natin yung mga... Nagsasayaw siya? Hindi, kanta. Mga kanta ganun. Ah, okay. Oo, yan yun. Isa-search mo. Mga nagkumakanta, sinasabayan niya yung mga kanta. Sige, dito muna yung vlog natin. At bukas naman ulit kung makakapunta ako. Pero i-try ko munang i-ano yung hardware natin at ano hardware natin. Sige, ma'am. Yung hardware para mag-deliver, ano? Opo. Oo. Sige, salamat, Nay. Salamat din salamat po. Din po, ma'am. Sa inyo. At sa araw-araw na pagbisita po sa amin. At di po kayo nagsasawa. Kahit po kayo pagod na, sige pa rin po kayo. Marami-marami po salamat, ma'am, sa inyo. At sana po. May gusto lang po akong sabihin sa nanay ko na mahal na mahal ko po siya. Sana po, Nay, magpagaling ka na. Nandito lang po ako palagi. Alagaan kita at babantayan kita lagi. Hayaan mo, Nay, makakapiling na rin namin ikaw ni Buboy dito. Sama-sama na tayo. Basta magpagaling ka. Love you. Ko lang din po sabihin sa lola ko na siyempre kahit matagal pong hindi ko rin nakita yung nanay ng mama ko. Eh, siyempre po, mahal ko po din siya. At hindi ko po maiwasan din na mag-alala. Kagaya nga po nun na nandyan sa ano ngayon, ospital. Eh, gusto ko po magpagaling siya. At sana sa madaling panahon ay gumaling na siya agad. Bukod sa tinutulungan nyo kami, ay sana mas may matulungan pa kayong iba pa na mas nangangailangan pa ng tulong ninyo. Yun po. At yun po sa nagbigay, ma'am, magpapasalamat po ako ulit ng maraming salamat sa ibinigay nyo sa amin na pera at mapandagdag pa mga gasto sa ospital. Yun po. Sige, Nay, salamat. Mag-ingat po kayo palagi. Ano? Tingnan ko bukas kung parating na yung ano natin, materials. Ano? Opo. Sige at po, maayos at Monday pa naman mag-start ulit. Mag-start po. Oh, okay. Basta po maiayos lang namin po diyan na maayos para hindi ano yun po ng mga bata. Okay. Ano, mga bata makulit. Makukulit nga po. Bata po yan. Hindi natin yan pwedeng. Kaya nga. Hindi pwedeng ano. So ayun. Salamat po sa mga nanonood. Walang sawang panonood kila Buboy at Nanay Maribik. At yun nga, yung event namin kahapon, successful mo naman. Naging masaya naman si Nanay. At syempre, yung mga kabataan natin na napalaro. At maulit pa po yan sa ribbon cutting natin dito sa bahay nila Buboy. Ayan. Huwag niyo pong kalimutan i-like, share yung ating vlog. At mag-comment po kayo ng mga suggestion nyo. Nagbabasa po ako ng bawat comment sa ating vlog, ayan, sa ating YouTube at sa ating Facebook. Maraming salamat po. Mag-ingat po kayo palagi. God bless.